Sinagot na po ni Kwan, ni Comelec, na hindi ito insertion doon sa accusations kasi ni Congressman Lagman na insertion daw ito, 14 billion para sa People's Initiative for Charter Change. E sinagot na po nila, budget daw po talaga nila ito na tinapyas daw initially natin or ng legislatura at ibinalik lang kasi nga kailangan pala nila ito, boss, mga voters sa education. Ano pa ba yung sinasabi ng Comelec? Marami silang gagawin para dito. Mga so, equipment. Bibili sila ng equipment. Equipment. So, tama lang daw po na ibinalik ho ninyo at hindi naman daw ito insertion, Congressman na ko. Kaya nga pinag-uusapan namin ni Aljo ngayon dito eh. Saan kaya nakuha ito ni Congressman Lagman, itong mga idea na ito na igagamitin sa People's Initiative? Mga Marites. Yes, taga... nagmamarites siya. Sinabi niyo po eh. Nasa plenary yun siya. And sinabi naman ulit ito, nasa plenary. And sa akin, kaya nga tinatawag natin siya, natutulog siguro siya during that time. Nagagalit siyang tinatawag siyang natutulog. Pero that's the proper term mo talaga na, alam mo, medyo matanda na. Baka nakatulog nga ako talaga. Baka nakikinig po ngayon yan. Pagkayari. Pero, so, ito hong inilagay ninyo. At sabi nga rin po ni Chairman, Comelec Chairman Garcia, na 14 nga yung inikuin namin. 12 lang ibinigay sa amin eh. Ibinalik eh. Tama po ba? 14 daw, pero 12 lang ibinigay. Bakit po ganun? 14 na mga hinihingi po rin at 12 lang ibinigay ninyo. Actually po, ano yan, ang re-request nila yan sa national expenditure sa Malacanang, sa DBM, ang re-request nila ay 17.4 billion. Ang binigay lang po ng DBM sa NEP, National Expenditure Program, is only 12 billion. Ang 2 billion lang po ang inallocate ng NEP. Kaya during the budget hearing sa Kongreso, sa plenary, na pagkasunduan doon na nakiusap ano and na-approve ng committee na ibalik yung buong budget. Pero ang kinayanan lang po natin kasi marami po dapat na paglaanan pang ibang ahensya. Ang kinayanan lang po natin na ibalik only 12 billion, then yung 5.4 billion nilagay po natin sa UN program. Nakalagay po siya sa UN program. So totally po na-restore naman, kaso lang ang available lang na siguradong mabibigyan is 12 billion kasi yung 5.4 na saan program, kung sakaling may excess revenue, is pa rin ho naman yon. Kung sakaling may excess revenue and magandang performance ng ating mga government agencies on the defense side. Kung may nag-text lang ho sa akin dito from reliable sources na sinasabi, pakitanong kay Congressman Saldi, baka hindi nabibigyan ng budget si Congressman Saldi ay si Congressman Lagman doon sa kanyang distrito kaya nagagalit. Anong reaction niyo rito kung Saldi, sir? Actually, kung every budget hearing, lagi yun yan, naunang nakapila yan si Congressman Edsel Lagman. And hindi po napapabayaan sa kanyang distrito. Magandang-maganda ang development sa kanyang distrito and nabibigyan mo siya. Kaya hindi ko talaga malaman. Pero marami yung agam-agam siya dahil ang isa sa mga nominee ng ako dito, si Congressman Jill Bonggalon, nag-worry siya na kung tatakbo, kinakausap daw dyan sa plenary, tatakbo ka ba? Kasi Congressman Jill Bonggalon sa ako Bicol kasi hindi kami masyadong nadadala sana. So, kaya medyo merong presence kung iikot dyan si Congressman Jill Bonggalon. Kaya medyo na-insecure po si Congressman Edsel Lagman. Kaya medyo pinipersonal niya ito ngayon. Nang tingin niya, is makakalaban niya ang si Congressman Jill Bonggalon sa first district of Albay. Kaya po si Lagman, nung yun sa tingin ko, kaya nagkakaganyan. Pero lagi po siyang may insertion. Hindi issue. Opo, in fact, nung panahon ni President Duterte, ganun din siya. Siniro po siya. Nako. Buti na lang, marami yung insertion na siyang mga pinakiusap sa Senado, sa atin, dahil marami naman po tayong kaibigan sa Senado at saka sa
kung wala po yung insertion na yon, wala ho siyang pondo during that time. Kaya hindi ko po alam bakit nagre-reklamo siya sa mga pinapasok. Number one ho siyang nagre-request ng insertion and dati ho siyang chairman ng appropriation ng budget. At during the time na naglaban siyang election, may tinawag siyang name calling. Tinawag niya si board member James Calisin na ikaw, mahaba ang buhok mo. Tinawag siyang mahaba ang kamay niya. Hindi bali ng mahaba ang buhok, plastic basta man. Wag lang mahaba ang kamay. So, kaya kilalang kilala po yan si Congressman Nelson Lagman at tapag sa kanya sa Albay, mahaba ang kamay. Okay. Pero kung Saldi, too early po, di po ba, para pamumulitika, di ba? Ang instruction no, ni House Speaker Romualdez, trabaho muna tayo, parang napakalayo pa ho. Eh. Diyos ko po, 2025 para magaganyan na ho yung mga politiko. Will you agree with me? It's too very, very early kung pamumulitika ito, Kong. Yes, masyadong maaga. Ano, lalo na ho yung sinasabi niyang 100 pesos. Naku, sa Albay po, ang bilihan doon, lalo na sa First District, mababa na ang 3,000 hanggang 10,000. Uh-huh. Kaya wala hong naniniwala sa kanya sa 100 piso na sinasabi niya na ano, kaya kung makita niyo sabi ni Pulong sa Davao daw 10,000, wala po ganyan na bilihan, walang ganyan na kami naririnig. Ayun. Na ganyan. And magaling ho managinip, hindi lang ho natutulog kundi nananaginip po ang ating congressman. Siguro sa sobrang tulog, nananaginip na. So, yung sinasabi niyang insertion na yon ay para pambili ng mga pirma. Daw. Parang daw. Eh, yun yata. Eh, sinasabi naman ng COMELEC, hindi eh. Gagamitin namin ito eh. Yes. Ni piso ho. Wala hong pambili. Wala hong, I mean, namomonitor namin sa field. Ni piso. Wala hong binibigay. Wala hong pambiliin. Hindi nyo natin kailangan bilhin ang ating taong bayan. Kaya nga tayo were a democratic, ano, nagawa ho itong firma, People's Initiative, dahil sa 1987 Constitution. Uh-huh. And ang firma ho mismo, ang People's Initiative, is a direct democracy. Unlike po ngayon, na yung direct democracy, lagi hong curtail. Hindi ho umaabot sa tao. Pinipigilan na ho ito sa Senado pa lang. Napipigilan na ho ito kasi they want to perpetuate themselves. Politically, so, ano po talaga ito? Motivated? Opo. Yes. Alright. Kaya nga, iba ito natin sa taong bayan kasi marami ho tayong nakakausap OFW, nakakausap na mga mamamayan natin na kung ang maganda ho sana ang ating economic provision, ang ating politika, eh sana wala hong OFW sa abroad. Di ho sana kami lumabas. Sana nandito na kami sa aming bayan and walang nasirang pamilya, walang nahiwalay sa pamilya, and walang naglokong pamilya. So, sana pagbigyan naman natin ang taong bayan. And it's only the time para marinig ang boses ng tao kung talagang kailangan ho lang. Kailan pa ho? Kung sinasabing hindi pa panahon, kailan ho ang panahon? Okay. So, thank you po. Thank you po. Okay. Congressman Saldi ko, APRO Chair at ako Biko Party List Representative. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Good luck po sa inyo. Salamat. Thank you.